Hello guys! Ngayon ay mga paalala ang i-share ko sa inyo dito sa Taiwan. Okay guys, let's go! Hi guys! Ngayon guys, meron akong sasabihin, i-share na very, very important. Very, very important. Kasi, para din sa sarili natin, sa kaligtasan din natin, mahirap yung mapalagay tayo sa panganib, malaking problema. Dito sa Taiwan guys, halimbawa, mayroon kang ATM na ibenta mo, wag mong gagawin yan. Kasi masasangkot ka kasi ginagamit daw ng mga sindikato. Wag mo talagang gagawin. Halimbawa, nawala yung ATM mo, bankbook mo, nawala. So, i-report mo dun sa banko na nawala yung ano mo para ma-block nila. Kasi kung halimbawa ay sinangla mo tapos nagsinungaling ka na nawala yung ATM mo, tapos matagal lang panahon parang wala lang, tapos nung uwi ka na tapos mayroon ka palang kaso na ganun, malaking problema talaga yan guys. Wag mong gagamitin ay isang la o ibinta ano, kasi maalanganin ka talaga. Mayroon daw ganun eh na kaso na pagbalik dito eh mayroon palang kaso ng ganun, nagulat siya, di ba? Kasi matagal na yun, hindi mo na pinapansin, ganun. Kaya, pakiusap, kung mayroon nang nawala yung ATM mo, i-report mo pa yung taga-bangko o post office na account, sila na mag-block na nawala yung ATM mo, ganun. Kasi delikado yun guys, na kasi nakapangalan sa'yo, andun. Ang pangalan mo, mayroon pang Chinese name, lalo na yung bank mo kanon na may Chinese name, ay yung ATM mo, basta nandun yung pangalan mo. Kaya, ingatan yung sarili natin. Kaya, kung nagipit, pwede tayong umutang sa amo. Basta wag na wag talagang isang la yung ano, kasi marami daw ginagamit mga sindikat. Kasi, halimbawa, kapasokan na malaking amount yung pera mo, ganun. Yan lang naman sahod mo, kaya mas delikado. Kaya sa mga kapwa nating FW na wag talagang magbinta ng mga ATM kasi delikado sa atin yan balang araw. Okay guys, sana may natutunan sa video ko. Shout out sa mga lagi ng support sa akin, sa mga nanood ng walang escape ng ads. Thank you so much sa inyo guys na walang sawang kasupport sa channel ko. Magsusupport din naman ako pag free talaga yung time ko. Kasi yung YouTube, ano lang naman to natin. Hindi naman talaga dito tayo nakafocus. Meron din tayong kanya-kanya mga trabaho. Kasi pagpagod ako, hindi ako magsusupport talaga, ipahinga ko yung sarili ko. Ayaw ko yung kahit pagod ka na, punta ka pa rin sa YouTube na naman. Kailangan ipahinga ang kalusugan natin. Kasi, katawan lang ang puhunan natin. Okay guys, shout out sa lahat. Thanks for watching. Bye-bye.